Naghain daw ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa namatang daan-daang Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Mula Enero hanggang Marso, umabot sa 275 ang namatang Chinese vessels sa pinagagawang teritoryo. At kaugnay niyan, makakausap natin si Captain Jason Ramon, Chief Public Affairs Office, AFP Western Command. Magandang tanghali po sa inyo, Captain Ramon. Magandang tali po, Sir Rafi. Opo. Kailan pa po natin na mamonitor itong mga Chinese vessel sa South China Sea? At anong aksyon ng Philippine Navy kaugnay po dito? Minomonitor naman po natin palagi yung mga Chinese fish, yung mga vessels po na mapasok po dun sa West Philippine Sea po, Sir. Mm-hmm. Sorry po, ilang buwan na po natin namamata nito? Yung average ay nagsimula po yung even before po na, minimonitor na po natin yung mga presence po ng mga vessels po sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Ano pong ginagawa nila, particular doon sa area na nakapaligid dito po sa Pag-asa Island? Yun nga po yung minomonitor natin yung mga fishing activities din po nila. Since based sa report na received natin from our Joint Task Force West covering the period from 2018 to present, our operating units have monitored the presence of fishing vessels from various countries, including Philippines, conducting fishing activities in the sandbars and in the vicinity of Pag-asa Island, sir. Mm-hmm. So talagang fishing lang po ba ang kanilang ginagawa o may duda po kayo na ba iba pa silang ginagawa sa area? Ngayon po yun po yung monitoring natin na fishing activities po yung ginagawa nila, sir. Mm. Pero base po dun sa mga barkong nakapaligid dito, talagang fishing vessels lang ho ba ito? Ayun po yung namomonitor po natin sa ngayon, sir. Mm-hmm. At may mga nagsasabi rin po kasi na pati mga bahura dun sa area ay posibleng nasisira. Meron ba kayo impormasyon patungkol dito? So far, up to this date, sir, wala pa po tayong na-receive na ganyang mga complaint or report na may mga ganyang incident po, sir. Mm-hmm. Pag sinabi niyo pong bini-verify, paano yung verification dito? May mga nagpupunta bang mga barko tayo roon? May physically, mga Navy na pumupunta doon sa mga bangka na foreign vessels doon sa area para i-verify kung ano yung kanilang ginagawa? Opo, sir, regular naman po yung Maritime Patrol at sa Verindity Patrol po natin din, lalo na ng Joint Task Force West po, mm-hmm, sa West Philippine Sea. So kung may nakakalapit na pong Philippine Navy boats doon sa mga foreign vessels na ito, hanggang ngayon po wala pang report kung ano talaga yung kanilang ginagawa doon sa area? Yun po, yung po ang namomonitor natin na they're conducting fishing activities in the vicinity of Pag-asa Island, sir. Mm-hmm. Dahil po sa mga fishing activities na ito, nahihirapan ho ba yung access sa Pag-asa Island ng ating Navy? Hindi naman, wala pa naman pong mahirap sa access sa Pag-asa Island, sir, kasi lagi po tayo nakakarating din po dun, sir. Mm-hmm. At patungkol po dun sa rehabilitasyon sa Pag-asa, tuloy-tuloy naman ho ito, itong rehabilitation lalo na nung runway dun sa area. Yes, sir. So far ngayon, sir, ang in-rehabilitate po, sir, yung beaching ramp po, yung ongoing project po dun sa Pag-asa Island, sir. Mm-hmm. Yung beaching ground, ibig pong sabihin, ito beaching yung... Beaching ramp, sir. Dito po dumadaong yung ating mga barko. Opo, sir. Mm-hmm. So far, wala ho kayo nakikitang danger for Pag-asa Island dahil dito sa mga foreign vessels na nakapaligid sa isla? Wala na pong danger, sir. Wala pong danger na nakikita natin dito. Okay. Since yun nga po, sir, yung activities nila dun sa fishing po, sir. Okay, sige po. Maraming salamat. Patuloy po kami makikipugnayan sa inyo patungkol po sa mga aktibidad na ito dyan po sa Pag-asa Island. Salamat po sa inyo. Salamat po, Sir Rafi. Magandang tanghali po. Si Captain Jason Ramon, Chief Public Affairs Office, AFP Western Command.